Gandang umaga mga master. Medyo mahangin nga dito sa amin, pero sa awa ng Diyos, hindi naman kami malapit sa bagyo. So mayroon tayong i-re-repair ngayon. Ito yung window type. Problema nito, umaandar daw minsan yung panmotor, minsan nawawala, tapos walang lamig, ayaw na daw umaandar yung compressor. So titingnan natin, ha, check natin. So basic din, first step, calibrate natin tester bago natin i-check yung unit. So ganyan lang po mag-check mga master. I-set natin sa resistance, kukunan natin siya ng continuity at saka resistance. Nakaset yan sa ohms. So lupan, wala, ayaw nga gumagalaw. So yun nga ang sabi ng customer, minsan gumagana, minsan hindi. So yan, no? Hindi gumagalaw yung tester kahit naka high call, low call, wala. Kita nyo yung tester mga master. So nakalibrate naman natin yung tester, pero nung chinik natin sa plug, ayaw. So wala siyang resistance. Yun ang sabi ng customer, minsan nga daw gumagana, pan lang. So tatanggalin natin, titingnan natin kung anong problema nito. Tanggalin muna natin mga master bago natin pandarin, dahil nakita naman natin, ayun, ayan pala, tingnan nyo, daming langgam. So dyan tayo nagkakaproblema mga master, yung langgam na yan. Kung minsan naman butiki, ngayon langgam yan, oh, kita nyo. So basic na basic, nakita na natin kung anong problema, yun pinaka first option natin, ang daming langgam. So pero suspect pa lang natin na langgam, ha, pero check muna natin isa-isa itong mga parts. Yan, oh, dami, oh. So nakita nyo naman, di ba, daming langgam. So yun ang sabi ng customer, on and off daw yung umaandar. So basic din, may problema ito, pero isa-isahin natin, ha. Tatanggalin natin, daming langgam, oh. So nakita niyo, parang langgam na kulay pula. Yun ang sanhi kadalasan minsan mga master. Minsan yan ang dahilan, nagsushort yung unit. So try natin pandarin ulit, ha. Wala nga, eh. Yan, oh, mayroon na naman, oh. Ulitin natin, ha. Pan. Wala, nawawala yung high pan, oh. Ang nang setting kasi nito, low pan, dumaan muna siya sa low pan, high pan, low call at saka high call lang. Yan, oh. Naka low pan yan, ha. Yan, oh, nawawala yung high pan, low call. So mayroon na naman, oh. High call, check natin, wala. So medyo madami-daming trouble nito mga master. Standby lang, ha, isa-isahin natin. So wala siyang low pan, mayroon siyang low pan, wala siyang high pan. Mayroon siyang low call, wala siyang high call. So che-check natin. Pero ang gumagana lang mga master, pan lang. Dahil pag umaandar sana yung high call na yan o low call, yung reading ng tester umaangat. Pero yung reading ng tester ay same lang din pag naka-low call, ah, naka-low pan siya. Dapat kasi pag low pan, pag naka-low call, low pan, low call, mag-iiba yung reading ng tester. Pero same lang yung reading. So check natin to isa-isa mga master. So alam naman natin na umaandar naman siya. Yun nga sabi ng customer, mag-on and off. Parang naglo-lose contact siya doon sa loob. Dahil posibleng sa langgam. So tatanggalin natin para makita nyo mga master, ha. Isa-isahin muna natin. Kadalasan kasi mga ganitong design din, o kahit naman hindi, basta mga langgam talaga pumapasok yan, naghahanap ng lamig. So yan, o, nakita nyo, meron pang mga langgam, eh. So i-focus ng mga master din. So basic din, unahin natin ito, ha, yung capacitor, yung compressor capacitor.
So, paano ba mag-check ng kapasitor? So, ohms pa din sa times 1K. Ohms. So, calibrate na natin yon. Pag gumagalaw siya ng mataas, okay pa to. So, yan o. Baliktarin natin. Yan. Baliktarin natin ulit. Kahit pan kapasitor sa electric pan, basta kapasitor ng mga ganito, electric pan, aircon, washing machine, same lang sila ng sitting ng tester ohms times 1 ohms, 1K ohms. So, okay yung ating kapasitor. Nakita nyo naman, gumagalaw. So, next nating gagawin, hindi din umaandar itong compressor na to mga master. Nakita nyo ganina, gumagalaw yung pan, low pan, nung sinit natin sa local, yung reading ng thermostat, same lang. Dapat kasi pag naka-local na siya, umaangat siya, hindi siya kapareho ng reading ng naka-low pan. So, meaning, wala ding resistance, wala ding supply yung ating compressor. So, ulitin natin ha, para makita natin naman ng bonggang-bongga. Ulitin natin. Naka-encounter na ako nito mga master ilang beses na pag wala akong mahanap na spare, i-re-repair ko lang po itong selector na ito, yung selector switch. So kadalasan dyan pumapasok ang langgam, pati na din yan sa thermostat dahil may mga butas yan. So panda rin natin ulit ha, para makita nyo. Yung sinabi ko kanina, naka-low pan siya, nawala yung high pan, yan o umaandar, di ba? Ulitin natin mga master yung reading kanina ng tester. Gumagana ang pan pero walang supply yung compressor. Baka nagtataka kayo kanina, parang umaandar yung low call, pero hindi yun ha, dahil sabay pag umaandar na yung low call, kasabay na yung low pan. Pandarin natin yung unit para makita nyo kung ano yung kaibahan, si gagamitan natin din ng clamp meter. Kasi nung sa tester kanina, baka naguguluhan kayo, mga master, nung chinek natin pag low call, umaandar. Pero pan lang yon, pero yung compressor nun wala dahil yung tester niya hindi umaangat. So yan o, tingnan nyo ha. So umaandar na po yan mga master ha. Tingnan nyo. Medyo magulo nga lang yung charger dahil low bat yung mobile ko. So pagpasensyahan nyo na, tsagaan nyo na lang mga master para makita nyo at saka may idea kayo. So nakasit pa tayo sa pan ha, umaandar yung pan. So high pan, umaandar naman. Kanina nung chinik natin, nung dumating dito, walang resistance, nung gumalaw na yung ginalaw natin yung panel board, umandar. So yan o, nakalocal na yan ha. Pero tingnan nyo yung reading ng clamp, nakapan pa rin. So high pan, high call, sorry. Low call na yon, nilipat natin sa high call. So titingnan nyo yung reading kanina, di ba? Hindi gumalaw. So tingnan nyo yung thermostat ha, i-on natin. Yan o. Pero yung reading ng clamp sa pan pa rin, walang reading na umaangat yung reading ng clamp po. 0.32 dapat kasi umaangat na yung reading na yan, umaabot na yan ng 2 amperes pataas pag umpisa, pero yan oh, hindi gumagalaw. Nasa 0.33 pa rin, so meaning pan lang yun, ang pan lang ang umaandar. So tanggalin lang muna natin mga master ha, para makita natin, i-check natin isa-isa. So ganun lang mag-reading mga master, o magbasa ng clamp at saka tester. Nung inikot natin kanina sa tester, nakita nyo yung naka-local siya, steady pa rin yung galaw ng tester, naka-sitting pa rin siya sa mababa. So dapat umaangat yon pag naka-local na. So tanggalin natin, bunutin natin, check natin isa-isa. So may problema po itong unit nito mga master. So for sure ang diferensya nito, dahilan niya ay isang langgam, yung kulay pula, yung maliit na langgam. So maraming beses na akong nakagawa ng ganito. Pag yung mga langgam pumapasok dyan sa board, sa selector switch,
sa thermostat. Minsan pa nga nagdudulot yan ng shortage sa compressor, pumapasok pa yan sa compressor. Yan o, nakita nyo, mayroon din siyang langgam, yung mga maliliit, yung kulay pula. Yan yun yung kadalasan na pumapasok sa mga unit o sa board. Hindi yung kulay itim, bihira lang yun. Yung pula kadalasan ay yung maliliit. So check natin na yung tester, yung thermostat. Resistance pa rin yung kunin natin dito. Gamit pa rin ng ohms. Yan o, wala o, di ba? So for sure nito mga master, 100% po ito. Mayroon po itong mga langgam sa loob. Yung parang mga pugad nila, yung mga parang ano natapos. Yung iba naman, yung langgam na mamatay, nag-i-stack siya dyan sa loob. So yan o, wala o. Ikot-ikoting lang natin to, babalik yan o. Nakikita nyo? So lumabas na naman, mayroon na namang resistance. Siguro yung nagalaw yung mga langgam dun sa ilalim. So mamaya mga master, ipadala ko lang muna ito kay Master Dinso. Dadalhin niya ito dun sa vulcanizing. Yung alam mo yung hangin, pabugahan niya lang ito ng hangin. Dahil mayroon akong thermostat dito, pero hindi sila magkatulad ng yung paglagyan ng tornilyo. Itong hinahawakan ko, gumagana. Tingnan niyo yung langgam mo. Kita nyo? Yan, pag pumapasok yan sa loob, tapos yung iba dyan namamatay, dadami at dadami yan. So naglo-lose contact yan dahil nagbabara yan dun sa mga contact. So padala ko na lang muna ito kay Master Dens kung kakayanin. Dahil itong, tingnan nyo yung isa, oh, ang layo. So magbubutas pa tayo, masisira na naman. So option na lang din, pero gagana pa naman yung thermostat. Ipapadala ko na lang muna saglit kay Master Dens doon sa vulcanizing para pabugahan lang ng hangin. Dahil hindi natin pwedeng tanggalin itong thermostat. Mahirap itong ibalik. Pero yung selector switch, pwede nating i-repair yun. Tatanggalin natin mamaya. Lilihaan natin yan, no? Gumagana na, di ba? So standby lang mga master, ha? Para tumikit siya. Matanggal lahat yung mga patay na langgam dyan sa lalim. So ito na lang ibalik natin mga master. Gumagana na siya, pero pabugahan lang natin siya ng hangin mamaya ka master din. Yan o, dyan siya dumadaan yung sa may butas. So ito namang selector switch na to, check din natin na pati dun sa may compressor banda. Dahil dyan yung mga option na mapagtaguan ng mga langgam, dyan papasok yan sila. Minsan nga nagsushort yung unit dahil sa mga langgam. Tapos nababasa yung board, parang nagkakaroon ng putik. So yun ang dahilan, nagsushort minsan. Pero mabuti na lang ito, wala pa namang basa yung board. So naagapan pa. So alam natin yung thermostat, isa din may diferensya, defective din. Pero isa pa po itong selector, for sure may problema ito. So check muna natin dito sa may compressor banda. Check natin yung oil pin ito, dahil titingnan natin, ilang beses na rin akong nakaka-encounter na may mga langgam dyan. So mabuti na lang wala, oh. Hindi pa siya nakapasok dyan. So minsan talaga dyan mga master, papasok din yung mga langgam dyan. Iwan ko kung bakit sila pumapasok dyan sa board, ganyan. So check natin, kukunan natin ng resistance kung good pa ba itong oil pin ito, pati yung mga wirings. So yan. So okay pa ang ating overload mga master, yung OLP niya. Yung mga connection niya okay din naman. So to make it sure na lang din, pag mayroon kayong mga pwedeng i-replace na thermostat, so pwede niyo i-replace basta magkapareho lang sila ng paglagyan ng tornilyo. Pero sa akin kasi wala akong spare na pwede siyang paglagyan, pero okay pa naman yung thermostat, so ibalik na lang natin. So titingnan natin ulit, ha, kung gagana na ba. Dahil nakita nyo kanina, pag pinapaandar natin, nakasit siya sa low pan, high pan. Paglipat sa high pan, hindi na gumagana. So titingnan natin yung selector naman ito. So yan, oh, low pan. Ulitin natin low pan.
Ipan. So yun mga sabi ng customer mga master, pawala-wala yung contact niya. So ibalik muna natin yung connection ng thermostat ha. Dahil ang connection nito low pan, high pan, yung isang terminal nito sa thermostat na. So pag pinapa-low call at saka high call, under na yan dahil naka-connect na yung thermostat niya dyan sa isang terminal. So nag-gets nyo ba yung sinabi ko mga master? Yung tatlong connection niya, yung terminal sa selector switch, yan yung low pan, high pan, at saka yung isang connection ng thermostat. So nakakonnect na yan ha, panda rin natin ulit. So nakasit na po, medyo mataas yung tester natin. Pababa natin na konti. I-focus nga master Dance. So yan o. Hindi pa rin umaangat mga master. Pag nakasit na siya sa low call at saka high call, yung reading ng thermostat na nababasa natin ay sa pan pa rin. Yung contact ng compressor wala pa rin. So double check natin ulit itong selector switch mga master ha, dahil posibleng nasunog po itong contact point dahil sa yun nga yung problema sa langgam yan o. So dapat kasi aangat yan eh, dadaretso yung reading na yan pag naka low call na at saka high call na. Pag naka-low pan at saka high pan, medyo mababa pa yung reading ng thermostat. So, yung tester, sorry. Pag naka-low call na yan, gagalaw ulit yan na yung tester at saka naka-high, pag high call. Gagalaw ulit yan. So, naka-steady lang yung tester natin. So, possible na may problema pa po itong ating selector switch. Hindi lang po sa thermostat. So, na-fix na natin yung thermostat na pinasukan ng langgam. So ito naman oh. So tatanggalin natin itong selector switch mga master ha. Hindi nga lang natin siguro mapokus masyado yung contact point nito dahil hindi matanggal. Naka built in po ang mga contact point nito, mahirap tanggalin. So check natin ulit ha para makita nyo. Yan o, walang contact yung sa thermostat ng terminal. Yung terminal ng selector switch na connection ng thermostat, hindi gumagana. So, kaya pala yun ang problema nyan. So, wala pa rin. Pero pag i-contact mo yung, ay pag nakasit mo yung tester mo sa low pan at saka high pan lang na terminal, gumagalaw siya o. Steady mo lang yung isang tester, yung test probe mo sa isang line. Tapos yung kulay red, yun yung ilipat-lipat mo lang sa low pan, high pan, at saka yung connection ng thermostat. So yan o, hindi gumagalaw. So naka-reading na po tayo ng low pan at saka high pan. So yung black na test probe, yung negative sign, yung black, naka-steady yan sa linya. So ito naman ngayon ha, kahit naman baliktarin nyo, wala naman siyang polarity. So yung isang, tingnan nyo yung isang test probe ko mga master ha, naka-steady yan sa line, yung kulay red. Tapos yung kulay black, yung test probe na yan, yan lang yung ilipat-lipat ko tuwing iniikot ko yung knob. So mayroon siyang low pan, mayroon siyang high pan, pero yung isang yung isang connection niyan sa papuntang thermostat wala po yan, oh, open. So bukod pa pala sa thermostat yung problema kanina, pati pa po yung selector switch. So, pwede naman natin i-repair ito mga master dahil wala din naman akong available. For sure naman na problema nito ay sa langgam din. So, pabugahan ko na lang din dito ng dun sa vulcanizing yung parang hangin. Yung compressor para matanggal talaga. Pero i-repair ko muna ito mga master. Tanggalin nyo lang yan yung parang pinaka cover niya dyan na parang kulay puti yan. Yung parang bakal. O yung aluminum. So natanggal na natin. Pero yung terminal na yan, hindi natin pwedeng matanggal dahil naka-built in yan mga master. So ang gagawin ko na lang dito, hindi masyado makita na may mga bahay ng langgam eh, sobrang dilim. Lilihaan ko na lang ito muna mga master ha, yung contact point niya para magkaka-connection siya. So ganyan po pag repair niyan mga master. Gagamit kayo ng liha, yung pinakadulo ng contact point niyan, lilihaan nyo na lang. So kailangan ko lang muna paangatan ng
flat screw para makaliha po ako ng bonggang bongga. So yung connection mga master, kaya nawawala yung supply ng compressor, yung pan lang yung umaandar din. Bukod pa doon sa thermostat, pati pa nga yung connection nito yung pinagkabitan ng supply ng thermostat papuntang selector switch, yung terminal nito na may kasamang contact point, yun yung walang supply dahil nasusunog yan dahil sa pinamugaran ng langgam yung mga bahay nila at saka yung mga patay na langgam dyan nagtatago. So na-repair na natin ito. Yung mga na-repair ko din yung ibang mga ganito. So ganyan lang yung ginagawa ko. Yung remedy na lang natin i-re-repair, pwede pa naman yan. Dahil hindi pa naman totaling sira po ito dahil medyo bago pa po yung unit. So yan o. Naliha na natin, i-check natin ulit ha yung connection ng terminal ng termoyano. Di ba? So mayroon na po tayong nakuhang supply. Yung isa sa low pan at saka high pan, yung dito sa gilid yun yung sa thermostat na connection. So yan o. So ayos ba mga master? So ganun lang natin gagawin yung pagre-repair. Importante may alam tayo kunti sa paggamit ng tester yan. So, ulitin natin, ayan o, gumagalaw na. So ang problema yung contact point niya, pinamugaran ng langgam, nasusunog doon, namamatay. So umiitim siya. So hindi siya magkukontak. So ibalik na natin, nakita na natin yung problema. So pwede na pala itong hindi na lang natin dalhin sa vulcanizing yung pangbuga ng hangin. So okay naman siya. Nilihan na lang natin, tapos parang ginamitan na lang natin ng long nose para makadikit talaga siya doon sa contact niya. So ang pagbalik naman mga master ay medyo madali na lang din. Kung alam paano nyo tinanggal, ganun nyo din ibabalik. So naglalagay po ako ng marking para hindi ako mawawala. So ganyan lang. So isa-isang unit mga master, dalawa yung problema. Yung thermostat na wala ng kontak, pati yung selector switch dahil sa langgam. So ulitin natin ha. Steady lang itong isang test probe. Wala naman siyang polarity. Dahil continuity lang kukunin natin dito ha. Yan o. So okay na mga master. So pag maka-encounter kayo ng mga ganitong aircon, kahit yung mga digital, pag may mga langgam yan o butiki, so wala, hindi na kayo magtataka niyan mga master. So meron na siyang contact, nakuha na natin yung problema ulit. Hindi lang sa thermostat, pati pa yung sa switch. Ayos! So pag may mga langgam mga master, expected na yan. So ganun talagang problema pag may langgam yung aircon. Diyan sila namumugad. So pati yung mga bahay nila, dinadala nila dyan. So yan o, may supply na. So ulitin natin o, high pan. So okay na. Ulitin natin ha, low pan, high pan. So low call, yung terminal ng low pan at saka yung sa thermostat. So mayroon na. So yan o. So ayos. So wag nyo nga pala kung kalimutan mga master, i-subscribe ang aking YouTube channel na Remletic para updated kayo pag may bago akong mga video. Nung nakaraan, nag-download ako ng video ng medyo malakas yung hangin dito dahil sa bagyo, pero sa awa ng Diyos, mabuti na lang hindi kami naapektuhan dito. Pati yung pinakita ko din na video, yung bago ko naging vlogger ulit mga ganito, gumawa ako na mayroon kami sariling kunting business na buko shake at saka pastel, pero hindi natuloy dahil sa pandemic. So yan, naibalik na natin mga master. So focus na lang muna tayo dito. So ganun nagsimula si Remletic, yung ginawa kong video na dahil sa mata ko, bahala ko na nga sanang mag-stop na ng trabaho, pero nagka problema naman sa pandemic. Nagsira lang kami, 2 buwan lang. So bumalik ako dito sa trabaho na to, at saka gumawa na rin ako ng video para as in naman at least na makatulong ako sa mga kababayan natin gaya kong baguhan. So ulitin natin ha, para makita nyo. So nakasit na sa lupan. So local yun. So may contact na sa mga master.
medyo against the light lang yung pagkakuha natin dito dahil yung parang ano ng araw ngayon, ang ganda. Dahil wala ng bagyo. Ulitin natin ha. High call, high pan. Low call, low pan. Makita ba? So gumagalaw na, umangat na yung reading ng ating tester. So okay na mga master, nakuha nyo na yung kung paano natin i-repair yung selector switch. Yung thermostat, pinabugahan na lang natin dahil yun sa problema niyan sa langgam. So pandarin natin ulit mga master ha. Titingnan natin kung gumagana na yung compressor. Dahil pag gumagana na yung compressor, yung reading ng clamp, aangat yan. So ulitin natin pan. Ayan, umaandar na po. So ayos, umaandar na. Nakasit pa yan sa pan. So high pan. Ayan, umaandar na ating pan mga master ha. So ayan, nakita nyo yung reading niyang clamp. Pag umaandar na yung compressor, umaangat. So yan o, gumagana na. Yan. Kanina 0.33.66, parang ganun lang eh. Yan o, maabot na ng 1. Paakyat na siya ng 2 something. Yan o. So yung problema pala nito mga master, yung selector switch at saka yung thermostat. So paakala lang natin kanina sa thermostat lang yung problema, mayroon din pala sa selector switch. Dahil sa problema niya ay nanggagaling sa langgam, pinamugaran. So yan, umaangat na. So tingnan natin kung may freon pa o refrigerant. So mayroon na oh. Mayroon pa pala. So okay na yung ating pagre-repair mga master. Pagtsagaan nyo lang kung medyo mataas yung ating video, pero at least nakatulong tayo kung paano i-check yung ating thermostat at saka selector switch. So huwag nyo nga pala kung kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel para mag-updated kayo pag may bago akong mga video. So gumagana na mga master. So mayroon na naman tayong natulungan ngayong araw na to. So ibabalik na lang namin to mamaya. So lilinisan na lang pala muna namin. So ayos, medyo mataas na nga lang yung video. Tingnan nyo ang dumi oh. So yan yung mga bahay ng langgam. So natanggal na, pinalinisan ko na lang muna kanina. So, pero kailangan nating tiningnan ito dahil medyo madumi pa yung sa paglagyan ng panel board. So may freon pa siya mga master oh, o refrigerant. So pawala na siya yung ice build up niya. So meaning okay pa po yung unit na ito. Wala po siyang leaking. So yan oh. So ayos. Shoutout nga pala kay Master Dodge Malino, gumagawa ng module ngayon. So yan. So binalik na lang natin yung thermostat, pinabugahan na lang natin ng hangin. Okay naman, pati yung selector switch, yan o, may mga langgam pa, lilinisan lang namin yan. Pati yung selector switch, pinasukan din ng langgam. So hindi maiwasan yan mga master. So next time ulit, maraming salamat sa inyo mga master. Ayos.